Ayan. Happy Sabbath po. Isang mapagpalang araw ng Sabat at manigong bagong taon. Ayan. So, para maiba naman ang bate. So, Happy New Year po mga kapatid at happy first Sabbath of the year. Ayan. So, tayo po ngayon ay dadako na po sa atin pong lesson review na tayo po ay magkakaroon po ng panibagong leksyon na ating pong pag-aaralan sa ating pong first quarter ng 2022. Ayan, so ito po ay patungkol sa Book of Hebrews. Ayan, so ang title po ng ating pong lesson for this Sabbath morning ay pinamagatang the letter to the Hebrews and to us. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, akin pong ipapakilala ang akin pong mga kasama na magdi-discuss ng atin pong lesson ngayong araw ng Sabat. Ayan. So akin pong babanggitin ang kanila pong mga pangalan at kung maaari po ay magbumati po tayo sa atin pong mga kasama sa live na nanonood ngayon. Ayan. So unahin ko po si Brother Lito. Ayan, Brother Lito, hello po, happy Sabat po. Hello po, happy Sabbath po sa lahat. Yan. So next po si Sister Claire Manata. Happy Sabbath po and happy New Year. Ayan. Next is Brother Nathaniel Kadapan. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Happy New Year po sa lahat ng nakikinig. Yan. Sister Polly Taginod. Ayan. Happy New Year and happy Sabbath po. Yeah, salamat. Happy New Year at happy Sabbath sa ating po mga friends and mga kapatid sa Jordan, sa FB Live at saka dito sa Zoom. Thank you po. And lastly po, Sister Melanie Makatangay. Happy Sabbath po sa lahat. And so sila po ang magdi-discuss po ng ating pong lesson for this morning. Kagaya po ng sabi ko, ito pong atin pong lesson ay patungkol po sa Book of Hebrews. Ayan. So bago po tayo dumako, ay pangunahan po tayo ni Elder Neil Kadapan sa atin pong paunang panalangin. Tayo po may uko sa panalangin. Panginoon namin banal na sa mga langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw at panibagong taon na inyo pong pinagkaloob sa amin. Na ito po ay aming magamit sa aming pag-aaral-aral sa inyong mga salita. Panginoon, pinagdarasal po namin ng mga nakikinig. Pagkalobin po sila ng kalinawan sa kanilang isip at sa puso na mapakinggan ang inyong mga aral at may sa buhay sa araw-araw. Panginoon, pinagdarasal din po namin kami mga may role sa lesson study na ito. Pagkalobin po kami ng katalinuhan upang madiscuss po namin ng maayos at malinaw ang inyong mga turo at salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, thank you po. Tayo po ay dadako na po sa atin pong pag-aaral ng lesson. The letter to the Hebrews and to us. Ayan. So, sinasabi po din sa ating lesson na ang Book of Hebrews daw po ay ang atin pong lesson pala po ay i-discuss po niya kung ano po yung ano po ba ang sinasabi ng Book of Hebrews and para kanino po ba ito? Ayan. So para kanino po ba itong Book of Hebrews? So ang Hebrews po ay isa sa mga book sa Bible na tinatawag po na epistle. Ayan. So ang epistle po ay ang ibig sabihin po ng epistle ay a letter. Ayan. So ang letter po katulad po ng Book of Colossians, Philippians, Timothy, Thessalonians, ayan. So, ganyan, yun po ang mga book of, sa Bible ay tinatawag na epistles or mga letters. Ayan. So, ang sabi po din sa lesson, ang letter daw po na Hebrews ay kaiba po kumpara sa ibang mga epistles sa Bible. Ayan. So, bakit po? Ayan. So, ang Book of Hebrews daw po ay, kung atin po siyang babasahin, siya po ay isang complete sermon. Or homily para sa atin. Ayan. So interesting po no. Maaring may mga ibang sermons tayo na narinig pero parang hango lang sa ibang mga text pero
itong buong book ng Hebrews ay isa siyang buong complete sermon ng na mababasa natin sa Biblia. Ayan. So para patuloy pa po nating pag-aralan yung atin pong lesson ay pangunahan po tayo ni Brother dito sa Sunday, susundan po sa Tuesday sa Monday lesson ni wait lang po ayan susundan po sa Monday lesson ni Sister Claire Manata, Tuesday lesson ni Brother Neil Kadapan, Wednesday ni Sister Polly Taginod, and Thursday ni Sister Melanie. Ayan. So ang malalaman po natin dito sa atin pong lesson kung yun nga po kung ano ang genre nitong Book of Hebrews, kung para kanino ito at ano yung mensahe na nais ibigay ng Book ng Hebrews para sa atin. So parang summary, isang general overview ng Book of Hebrews ang atin pong matututunan ngayong umaga. Ayan. So ngayon po, ibinibigay ko ng pagkakataon sa atin pong panelist, Brother Lito, Elder Lito Brazil, para i-discuss ang atin pong Sunday lesson. Brother Lito? Hello po mga kapatid, lalo na po sa atin pong mga masugid na sumusubaybay po sa ating pong Facebook Live at sa aking pong mga kasama ngayon sa Zoom. Happy Sabbath, and syempre po, ang pinakahihintay po natin na panibagong pagpasok ng taon, Happy New Year po sa ating pong lahat. Naway na celebrate po natin ng maayos at masaya ang bawat isa ng ating pong pagpasok ng bagong taon. Muli po, naway ang patuloy na presensya ng ating Panginoon ay sumating pong lahat. Ang aking pong isi-share ay ang araw ng Sunday, a glorious beginning. Kung ating pong titingnan, ang subtopic pa lang kakaiba na, a glorious beginning. Hindi po ba mga kapatid, napakaganda na tayo magpapasimula na kung saan naroon ang napakagandang biyaya ng ating Panginoon na kung saan tunay na ating i-recall lahat kung paano tayo ginabayan at pinagpala ng Panginoon sa buong isang taon. Kung saan pinapakita rito na kung atin pong nabasa ang Hebrews chapter 2 and 3, malalaman po natin dyan kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang bansang Israel. Kung paano niya ginamit ang kanyang mga apostol, gaya po ni Moises, kung saan ipinakita niya kung paano ang Panginoon mismo ang siyang gumagawa, ang siyang tumutulong sa kanila upang ipabatid sa kanila ang kung paano ang pag-ibig ng Panginoon at kung paano sila proteksyonan at ilabas ng Panginoon sa bansang Egypt. Yan po ang pinakamagandang ating pong marerecall, lalo na po sa panahon po natin ngayon na in the past year na ating pong kasalukuyang ngayong iniwan, napakarami rin po tayong mga dinanas ng mga struggle, mga pagsubok, mga problema na kung saan tayo din ay kumantong sa minsan ay bumibigay na rin tayo. Hindi po ba mga kapatid na nawawalan tayo ng pag-asa pero bagamat ganun man ang nangyari sa atin, here we are, di ba? Na-overcome natin. So, bakit natin overcome, di ba? Kasi sa tulong ng ating Panginoon, yun po ang pinakamaganda po doon. Sapagkat hindi tayo sa kanya bumitaw, hindi tayo patuloy na humiwalay sa kanya. Naroon pa rin ang ating pagsunod. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Huwag tayong patuloy na hihiwalay sa ating Panginoon kahit sa kabila ng tayo dumaranas ng mga problema, mga question sa ating Panginoon, kagaya na lamang sa bansang Israel, sa kabila ng sila ay maraming mga apila sa ating Panginoong Diyos, hindi pa rin ang Panginoon sa kanila ng pabaya. Tunay pa rin na gumagamit ang ating Panginoon ng mga
ng kanyang apostol, ng kanyang mga tao upang ang kanyang bayan, tayo ay patuloy na makapakinig at tayo ay patuloy na maligtas at madala sa kanyang paanan. Kaya nga kung inyo po nabasa ang chapter 3 ng Hebrew at saka chapter 4, makikita po natin dyan. Ano po ba ang sinasabi po dyan sa ating Hebrew chapter 3? Na kung saan sinasabi po na ang mga tao sa panahon po dyan eh, hindi po mismo ang Panginoon ang sa kanila ang nagsalita. Yun po yun eh. Hindi po mismo ang Panginoon ang kanila nakasama. Pinapaalam po sa atin sa book ng Hebrew ni sulat ni Apostle Paul. Kaya nga, kung atin po makikita, sa panahon po natin ngayon, napakapalad po natin mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tunay tayong naniniwala sa Panginoon sa kabila na hindi mismo ang Diyos ang kumikilo sa atin. Sa kabila na ang Diyos ang hindi nagsasalita sa atin. Hindi po ba mga kapatid? Mas mapalad ang mga taong hindi naniniwala pero sumasampalataya. Yun po ang pinaka-importante po doon. Sa kabila na tayo, hindi man natin nakasamang ating Panginoon, patuloy tayong nananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naniniwala. Yun ang pinaka-importante po doon. Sapagkat binigyan tayo ng ating Panginoon, ng alin, ng banal na Espiritu, na siyang gagabay sa atin, na siyang magbubukas sa ating kaisipan, ng ating puso, upang tanggapin natin ang ating Panginoon. Yun po, kasi sapagkat kung atin pong titingnan sa mga nakaraan na panahon, sila mismo kasama nila ang Panginoon, pero ang dami pa rin po nilang mga komento, ang dami pa rin po nilang mga agam-agam o mga alalahanin, mismo ang Panginoon kasama na nila. Hindi po ba? Kumikilos na sa kanila ang Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ibinigay sa kanila lahat ng kanilang mga pangangailangan. Napakapalad po talaga nila ng mga panahon po yun. Lalo na po sa panahon ng pamumuno ni Moises, Apostle Moises. Nakikita po natin yan. Pero bakit ganun pa rin ang mga tao ng bansang Israel ng Panginoon? Literal po sa atin na panay po tayo magreklamo. Lalo na pag may mga panahon tayo na may mga bagay tayo na hindi natin talaga na nakukuha. Lalo na pag dumaranas tayo ng mga kabi-kabilang mga suliranin. Sapagkat dito po sa aklat ng Hebreo, ipinapakita po rito kung saan dumaranas ang bayan ng Diyos, ang mga alagad ng Diyos, ng mga kabi-kabilang mga pagsubok, mga matinding pagsubok. Kumbaga saan itinetest ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, makikita kung paano talaga ang mga mananampalataya, ang mga alagad ng Panginoon, kung paano sila titindig sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, mapalad po tayo, sa kabila po tayo na hindi natin kasama ang Panginoon, tayo na naniwala sa ating mga napakinggan. At napakapalad, lalo na ang mga nagbabalita, mga nagpipreach, mga nagbabahagi ng mga mensahe, mga ginagamit ng Panginoon sapagkat tunay ang banal na Espiritu kumikilos sa kanila. At sa pamamagitan nila, tayo ay naligtas, tayo ay nadala nila, at tayo ay naliwanagan. Nakilala natin ang Panginoon. Hindi po ba? Yun ang napakaganda. Kaya nga, maganda na sa kabila na tayo may mga times na dinededma natin. Napakapalad nga ng mga magaling mangaral na kahit dyan sa may kalsada, kahit dyan sa bigla na lang may kakatok sa bahay nyo, mga ngaral. Nai-inspire ako sa mga ganong bagay, sa mga ganong ginagawa ng isang na-share ng salita ng Panginoon
sapagkat hindi sila nahihiya kung ano man ang sasabihin ng kanilang ng mga tao sa kanilang pagbabahagian ng salita ng Panginoon. Kasi part na rin po natin yan eh. Yan ang dinaranas ng mga alagad ng Panginoon sa panahon ng Hebreo, sa book of Hebreo. Yan ang sinishare na pinapakita kung saan dumaranas ang mga tao ng mga pag-aalipusta na discrimination, lalo na pagdating sa salita ng Panginoon. Pero patuloy pa rin silang nangaral. Kaya nga, napakapalad ng mga taong napangaral na tumanggap sapagkat kumilos sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya nga, tunay nga na sana sa panahon po natin ngayon, lalo na po ngayon bagong taon, na naway dumaranas tayo ng mga kabi-kabilang mga suliranin last year, lalo na pandemic, hindi po ba mga kapatid, tunay na grabe ang ating mga pinagdaraanan. Pero ngayon, New Year, sabi nga eh, di ba? Happy New Year. Maging masaya tayo sapagkat tunay na na-overcome natin. Bakit? Sapagkat sa tulong ng ating Panginoon, sa banal na Espiritu, nabigyan tayo ng lakas, ng katatagan, ng pag-asa at ng kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating napakinggan. Kaya nga marapat natin din ibahagi. Kaya nga sinasabi po rito sa, nais kong i-share ang sinasabi sa may Acts chapter 2 verse 37 and 47. Sinasabi po dyan, akin pong babasahin, 37. Nang marinig nga nila ito, ay nangagsakta ng kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Yun agad ang number one na tanong natin, lalo na sa mga nakapakinig. Tayo ba nung time na tayo binahagian ng pang natin? Di po ba? May mga time kasi na ganyan eh. May mga pangyayari na ganyan na may nangangaral sa atin na lalo na pag busy tayo, wala sa tayo panahon sa mga ganyang pangangaral ng Panginoon, dinideadman na natin. Pero sinabi ng Panginoon, nagtanong ang taong nakapakinig sa mga ngaral. Napakapalad sapagkat interesado nangusap sa kanyang Panginoon. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisik kayo at mababautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo at sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Yun po pala ang nais ng ating Panginoon na ating matanggap na tayo yung mga nakikinig, yung hindi pa tayo panahon na nananampalataya sa Panginoon, na hindi pa tayo nakapakinig, na hindi pa tayo tumatanggap. Yun ang nais na tanggapin natin yung mga time na ganun, mga kapatid. Kaya mapalad tayo ngayon na tayong mga tumanggap sapagkat kumilos sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Yun pong napakaganda. Kaya nga, sinasabi nga na buksan natin ang ating puso at isipan, hayaan natin ang banal na Espiritu, ang salita ng Panginoon ay sumaatin. Bakit? Sapagkat ito'y para sa atin, sa ikaliligtas natin. Kaya nga nung aking din i-share ang bandang huli, sinasabi nga, at araw-araw sila nasisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpapatupad, pagpuputol-putol ng tinapay at sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang mga pagkain na may galak, may katapatan ng puso, na nangapupuri sa Diyos at nangagtamo ng paglingap ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ang Panginoon araw-araw yung nangangaligtas. Hindi po ba? O, sa ganung pagtanggap natin, nagkakaroon tayo ng one accord. Nagkakaisa tayo. Yun po ang pinakamaganda. At yun ang nais ng Panginoon na tayong mga tumanggap, na tayong naliwanagan,
naroon na ang ating bukas na kaisipan upang tayo gumawa sa ating Panginoon. Yun ang nais na ipakita ni Panginoon, sa kabila na tayo man ay hindi ang Panginoon mismo ang kumilos, ang nagbahagi sa atin, kung hindi gumamit ang Panginoon ng mga mangangaral, ng mga pastor, ng mga ministro, o anuman ang mga tao na ginamit ng Panginoon, eh tunay na tayo ay kumikilos ang banal na espiritu sa mga taong nakikinig. Kaya nga eh, sinasabi nga, mapalad ang mga taong nakikinig at tumutupad ng kalooban ng Panginoon. Yun po mga kapatid. Happy Sabbath po. Amen. Thank you po, Brother Lito. Nabanggit nga po ni Brother Lito ang isa po sa kung sino ba yung mga audience itong Book of Hebrews. So, sabi po dito ang audience na po ng Hebrews have not heard Jesus himself preach. So, hindi sila yung first hand na ka-experience nung pabalita. At nalaman lang nila yun through eyewitnesses or mga naka-experience ng mga wonders. Ayan. So, at kasama po tayo dun. Ayan. So, tayo ay kabilang din dun sa audience na yun. At isa doon sa sinabanggit nga ni Barlito, mapalad po pa rin tayo na although hindi natin nalalaman o hindi natin first hand na experience yung mga wonders, ngayon hindi tayo nakita ng mga bolang apo, ayan, mga ganun. So po, mga nabubuhay na patay, ganun. Pero naniniwala pa rin tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ayan, dahil nandiyan ang banal na espiritu na nagbibigay sa, na nagpapatunay na buhay ang Panginoon. At siya ay kumikilos. Ayan, so maraming salamat, Brother Lito. Punta po tayo sa ating next day. Sa pamuna po ni Sister Claire Manata. Ayan, happy Sabbath po ulit sa ating lahat. And napakagandang paliwanag po nun, Brother Lito, no, na tunay nga po, kahit po na hindi tayo first-hand naka-experience, hindi po natin nakita or narinig mismo from Christ yung gospel, ay naniniwala tayo sa tulong ng Banal na Espiritu. And sa akin po, for Monday lesson, I have this lesson po entitled subtitled The Struggle. Ayan, sabi po dito, when believers confess their faith in Christ and join the church, they set a boundary maker that distinguishes them from the rest of society. Unfortunately, this become a source of conflict because it implicitly pass a negative judgment on their community and its values. So makita po natin dito na yung people, yung Hebrews, yung this letter to the Hebrews, nung panahon po na paabutan sila ng pabalita ng Panginoon, ng gospel, ay nung tinanggap po nila iyon, ay nagkaroon po sila ng tinatawag na struggle. Kasi when, sabi daw po dito, when a believer confess their faith and join the church, we will have a boundary. Or parang magkakaroon po tayo ng tawag dito, ng pinagkaiba dun sa grupo natin before. I remember po then na ano tawag dito, di ba po, ako personally hindi naman po ako Adventist before. And then nung naniwala po ako sa faith, nagkaroon po ng malaking boundary between me and yung dati ko po mga kaibigan and yung grupo ko po dati. Ayan, and even yung church ko po before, nagkaroon po ng malaking pinagkaiba. And dito po, nag-start po yung struggle. Ayan, diba? Nag-start to struggle. Sa, dito in the book of Hebrews, nag-start to struggle. Let's read Hebrews 10:32 and 34, sabi dito, but recall the former days in which after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had
shone on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of goods, knowing that you have better and enduring possession of yourselves in heaven. Napakaganda pong promise dito sa verse 34. Yung bandang dulo, sabi po dito, for you had compassion in me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. So, dito po, nakita natin na even though people, yung mga tao po na tumanggap, yung mga tao pong tumanggap sa pabalita ng Panginoon sa Hebrews, ay, tawag dito, they face struggle because of the difference of their belief, ay meron pong pangako ang Panginoon dito sa Hebrews 10 verse 34 that you have a better and an enduring possession for yourself in heaven. So napakaganda po nun, no, na despite the struggle of differences ng mga paniniwala po natin, eh, may pangako po yung Panginoon na we have a better we have a better possession in heaven with Him only if we endure. Sabi dito sa Hebrews 13 verse 3, sabi, remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. So, sa atin sa dito po, no, sa Christian country po na meron tayo, we are blessed na we are in a Christian country, na hindi po natin kailangan magtago, hindi po natin kailangan magtago sa faith natin. And napaka-bless po natin na dito po sa Pilipinas ay pwede po nating express yung iba't iba nating mga beliefs, yung mga kanya-kanya po nating paniniwala. Unlike po sa ibang lugar, 'di ba po? Meron po mga lugar na kapag Kristiyano ka, kapag ka naniniwala ka kay Kristo, they will persecute you. Yung persecution, kung i-compare natin yung persecution that we have right now sa mga tahanan po natin, sa mga kaibigan po natin, for knowing the truth and for beholding the truth that we have. Sabi po dito sa Hebrews 13, remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. So sabi po ng lesson natin dito sa Monday lesson, let us also remember yung mga tao po na mistreated in different places, since we ourselves in the body also, since we are one in Christ then. So napakaganda po ng sinasabi ng lesson natin that hindi lang let us endure by ourselves here kung nasan po tayo, but also let us also sympathize, or let us also remember yung mga tao po na nasa ibang lugar that we have the same faith katulad ng sa atin, that has the same faith katulad ng sa atin. Tapos, sabi po dito sa Hebrews, So sabi po pala sa 1 Peter 5, makikita po natin doon that yung suffering po na dinadanas natin ngayon, eh, hindi po galing sa Panginoon, or hindi po galing sa Panginoon yung mga paghihirap na meron tayo. But, sabi sa 1 Peter 5, mabasa natin doon na the devil is the source of our persecution. Yung persecution na nararanasan po natin, ang ang source po nun ay yung kaaway. For we know naman po, di ba, hindi po tayo, hindi po natin kaaway yung mga nampapersecute sa atin. But we are in the battle of, we are not in the battle of flesh, but of a spiritual matter. Di ba po? So it is the battle between good and evil, and not us between other people na nagpa-persecute sa atin. And kung may kita po natin sa 1 Corinthians 1:3-7, sabi po doon, let us read, sabi po dito, ito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives,
So also through Christ, our comfort overflows. Napakaganda po nito, no, na yung sufferings po pala, yung struggles na naranasan natin bilang mga Kristiyano or sa faith na meron tayo, di ba po, yung mga persecution and yung mga, ayun, yung mga struggles na meron tayo, napakaganda ng sinabi sa 1 Corinthians, na praise be to God, kasi yung the Father of compassion and the God of all comfort who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in trouble with the comfort we ourselves receive from God. So napakaganda po nun, no? Na yung sufferings po pala natin ngayon, let us not take that suffering or struggle as parusa or mabigat para sa atin, but let us take heart because that suffering will eventually of help doon sa mga taong nangangailangan ng comfort na na-receive natin from the Lord with that same suffering. Napakaganda po nun, no? Na it personally, it gave me a new perspective na, ah, pag nag-struggle ako, Lord, ba't ba ako may sakit ngayon? Lord, ba't ba ako may ganito ngayon, may ganyan ngayon? Instead, let us ask the Lord, Lord, what are you trying to teach me? And ano po ba yung pwede kong mabaon dito sa experience na to that will also of help to other people na kapag nakasalamuha ko sila, will also, I can also witness of your, of your miracle, of your power, ayan, of your grace sa akin. Ganyan. Sabi dito, for just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also Christ, our comfort, overflows. Remember niyo po yung verse that the Lord is near to the brokenhearted. So when we struggle as a Christian po pala, napakaganda po palang panghawakan nun na in times of our struggle, the Lord is even nearer to us. Mas malapit po sa atin ng Panginoon sa panahon po ng atin pong mga struggle, ng ating mga persecution. And sabi sa verse 6, if we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. So napakaganda nun, when we share in the sufferings of Christ, we also share the comfort that Christ offers. Napakaganda po nun, no? Tapos sabi po sa Philippians 3:10, ayan, sabi dito, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being conformed to His death. Ayan. So, that we may know the Lord po pala, no? Isipin nyo po, yung suffering na meron tayo ngayon, and yung suffering that yung na-experience po ni Christ sa cross, sa buhay niya po, no? Sabi nga po ng, Bible, ay, sabi po, sa ko nabasa, that Christ is a man of sorrow. Christ is a man of sorrow because of the suffering na experience niya dito sa lupa. And because of sin po yun na meron tayo. Pero sabi po dito ng Panginoon, sabi po dito, suffering din po na yun is will help us that we may know Him and the power of His resurrection. The suffering po na nakikibahagi tayo sa Panginoon, ay mas lalo pa po natin siya makikilala. Isipin niyo po, no, yung makiki-empathize po tayo and mafe-feel po natin yung suffering ng Panginoon, siguro po, mahirapan po tayong iwan yung Panginoon. Mahirapan po tayong iwan yung faith na meron tayo dahil alam po natin kung ano po yung suffering na meron yung Panginoon sa pagligtas sa atin. So that will also, that suffering will lead us to the cross, will lead us closer to the cross.
Kasi mafe-feel po natin kung ano po ba yung suffering na meron yung Panginoon when He was persecuted, when nung panahon po na kinukutsa siya ng mga tao, nung panahon po na hindi siya pinaniniwalaan, lalong-lalo na po nung panahon na pinako siya sa cross. So, di ba po, yung suffering po ng Panginoon, kung iisipin po natin, parang baliwala, parang wala pa po sa katiting ng suffering na we have right now. Pero, ang ganda po ng sinabi rin ng Panginoon that the Lord is near to the brokenhearted. And the Lord is, parang alam ng Panginoon kung ano yung nararamdaman natin. Alam ng Panginoon kung ano yung mga paghihirap natin. And binibigyan niya tayo ng comfort sa mga panahon na yun. And kung titingnan po natin, ano po ba yung mapapala natin when we endure the struggle na nakakaharap po natin dito sa lupa, ano? Dito sa faith na meron tayo, sa mga persecution and struggle yan. Sabi po sa Hebrews 11:24-26, sabi po dito, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Napakaganda po na, no? Si Moses po, hindi po niya pinahawakan yung mga riches ng sanlibutan or yung pleasures ng sanlibutan. But he looked forward to greater riches that the Lord is offering. And yun din po yung mga pahahawakan natin when we endure the struggles and sufferings that we have right now. Ay, katulad po ni Moses, kung makikita niyo po si Moses, di ba? Nasaan po ba siya ngayon? Wala naman po siya dito sa, hindi po siya nakalibing, hindi po siya naka museum or what, but he is in the heaven. He is with the Lord. So, I hope po and I pray na yung sufferings natin and yung struggle natin will also lead us to salvation that Christ offers. Yun lamang po and happy Sabbath. Thank you po, Sister Claire. At napaganda po ng kanyang shinare, no? The struggle. The struggle is real talaga. Ang atin po mga, tayo po bilang mga nang atin pong tinanggap si Kristo ay hindi naman po puro maganda lang din ang mararanasan natin. Meron ding struggles yan. So, pero with that, nandiyan ang si Kristo natutulong sa atin to endure. Dahil sabi nga ni Sister Claire, if we share God's suffering, we also share His comfort. Ayan. So, at yun, gusto ko rin i-emphasize din yung kanina. As we endure, we also sympathize with our fellow brethren na hindi katulad natin na medyo free pa tayo, pero sila ay bound din na i-express yung kanilang faith at kanilang paniniwala sa Panginoon. And so, amen po. Punta po tayo sa atin pong next lesson, sa atin pong Tuesday lesson, sa panguna po ni Brother Neil Kadapan. Hello po. Hello, happy Sabbath. So, sa akin po, nakasign yung sa Tuesday lesson. Ang title po is Malaise. So, first, ano nga ba yung malaise, no? So, well, sabi ni Google, oh, malaise daw is a general feeling of discomfort, illness, or uneasiness. So, para sa bilis, kinonvert na natin sa Tagalog, no? Sabi, karamdaman daw. So, yun yung title ng Tuesday lesson natin, karamdaman, malaise. So, bakit malaise? Kung titingnan natin sa Monday lesson, tinakil dun yung persecutions na pinagdaanan ng Hebrews. So by our Tuesday lesson, sinabi dun na they fought a good fight and came out victorious. So in a way, nanalo sila sa laban na tinakil nila, but also weary. So pagod. So kung iisipin natin, kung titignan natin yung nakalagay sa Tuesday lesson, doon natin makikita na although tapos na yung peak ng challenges para sa people of Hebrew, hindi pa, it doesn't mean na tapos na yung challenge. So what I'm saying is
Tapos na yung stukdulan ng ano nila, ng mga challenge nila. Pero meron pa rin. So sabi nga dito, some believers were still in prison. Tapos sa something that may have drained the church financially. So marami pa rin silang mga pinagdadaan ng pagsubok. Dito sa lesson natin, inahilin tulad yung pinagdaanan ng Hebrews sa pinagdaanan ni Elijah. So binanggit dito na sabi sa 1 Kings 19:1-4. So basahin na natin saglit nyo. So sa 1 Kings 19:1-4, doon dinakil yung pagtatago ni Elijah sa mga tao. So kung titingnan natin yung sabi, now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the God deal with me, be it ever so severely, if it by this time tomorrow I do not make your life that of them. Elijah was afraid and ran for his life when he came to Beersheba in Judah. He left his servant there. While he himself went a day's journey into wilderness, he came through a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. I have enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestor. So dun sa ano na yun, sa passage na yun, makikita natin yung naalala natin before yung event na yun, si Elijah is victorious siya dun sa naalala niyo yung challenge niya yung prophets na kung si other prophets na sino yung unang makapagpadala ng apoy sa alay nila na bull. So alam natin lahat na si Elijah yung nanalo sa challenge na yun. So yun yung parang pinaka-peak ng event na yun. Pero right after the victory, parang nawala lahat ng ano niya. Nawala lahat ng tapang niya. Nawala lahat ng drive niya. Napagod siya. Tapos yun nga, sinabi niya pa nga sa Panginoon na patayin na lang siya. So napunta siya sa state na sobrang baba. So parang ganun din yung nangyari sa Hebrews, no? Although nanalo sila sa initial na persecution na inabot nila sa mga hindi Christians. Pero by this time, makikita natin na parang bumaba yung defense nila. Parang bumaba yung moral ng people of Hebrew. So sa next session natin makikita kung ano yung ginawa, parang nangyari after ng pagbaba ng moral ng mga people of Hebrew. So yun ang pa para sa Tuesday lesson. And thank you po kuya, Brother Neil. Yun nga po, minsan tama po yung sinabi ni Kuya Neil po na pag sa sobrang taas po nung yung na overcome natin yung isang challenges, parang minsan after noon nagiging defenseless tayo, or yung ating sarili ay nagiging relax kasi na-reach natin yung isang achievement, at yun din pagod, tired nga, and very relaxed nga tayo. So minsan ginagamit ng kaaway yung time na yun to patuloy pa tayong i-attempt, or tayo ay bigyan pa ng more challenges kasi nga napagod tayo dun sa isang challenge, so tulad yung sinabi ni Brother Neil. Yeah. So kailangan talaga at all times ay maging watchful tayo sa pag-atake ng kaaway sa ating sa atin. Ayan. So ayan, so punta pa tayo sa ating next, sa ating Wednesday lesson sa panguna po ni Sister Polly Taginan. Ayan. Ang atin namang Wednesday lesson, topic naman natin dito ay yung press together. Maganda yung mga nasabi ng ating mga kapatid, no? So yung pagtuloy natin, so nasabi na yung paano nag-struggle, kung paano yung naramdaman nila yung sa pananampalataya, tulad nung kay Elias, no? Ngayon naman, applicable din to sa atin, kagaya nung nangyari kay Elias. Tayo rin ay dumarating sa ganoong pagsubok. So, yung sinasabi dito, press together. Ito yung mga
sa atin, pagsasama-sama, yung sa pananampalataya, pagsasama-sama sa pag-aaral ng ating Biblia, at nalaman natin kung paano ang Panginoon, ang Diyos ay guide ang mga Israel, guide si Elijah, guide ang mga apostles na nagbibigay siya ng yung pag-aalaga, ano inaalagaan niya, whether physical, emotional, mental, alam niya yung mga pangangailangan natin. At yun yung nakita ko dito sa Wednesday lesson, na ang Panginoon ay talagang hindi tayo pinabayaan. Meron siyang tender loving care. Yan, yung TLC. Hindi niya tayo pinababayaan, no? Ano naman ang mga suggestions? Kasi nabanggit na nila ano yung mga struggle, ano yung mga pagsubok na kinakaharap. Ano naman yung para sa atin? Na ito rin po ay applicable sa atin, na siyang sinabi sa mga Hebreo, no? Sabi dito ni Paul, ano pa yung mga suggestion niya? Sabi niya, ano, tayo daw po ay mag-encourage, no? We practice hospitality, we practice yung sinabi kanina, yung pagdalaw sa mga prisoner, no? Pero sa tingin ko, hindi lang to prisoner na nakakulong sa sa selda. Ito po yung prisoner sa ating mga kasalanan, no? Prisoner sa ating mga kahinaan, prisoner sa ating mga problema na regarding faith. So sila po ay ating bisitahin, no? Encourage everyone. At sa atin naman po, search din natin yung sa ating sarili. Sabi dito, baka daw po, sabi sa Hebreo 2:1, search natin, baka daw po tayo ay nawawala na, no? Tingnan natin na baka na-astray na tayo, naliligaw. Sa Hebreo 3:12 naman, tingnan po natin yung ating puso. Baka mamaya tayo po ay meron na ring unbelief. Or yung ating search po natin yung soul natin, baka meron na rin po tayong hardness of the heart, no? Na pinapatigas na natin yung ating mga puso. Huwag daw tayo maging bansot, no? Bansot sa pananampalataya, baka mamaya kasi tayo ay dapat mga teacher na. Pero para pa rin tayong kumakain o umiinom ng gatas ng mga sanggol, no? Kailangan daw po nating mag-grow. So, ngayon yung magandang panahon para mag-reflect tayo at mag-set po tayo na paano tayo mag-grow ngayong year na to, no? Lahat po tayo naman eh apektado ng mga kahinaan, yung sinabi kanina, yung mga diniscuss ng ating mga first panelists, no? Pero sabi, wag daw po nating kalilimutan. Ito, yung sa Hebreo 10:20, do not forsake our own assembly together, yung pagsasama-sama natin. Ngayon, kahit nga online, magsama-sama tayo sa pag-aaral, sabi dito, no? Pag-aaral ng salita. At lalo na ngayon, nakikita natin na madali, na sinabi noon, malapit na ang Panginoon, ay parang ngayon, mas malapit na. Malapit na yung second. Ewan ko kung nararamdaman niyo yun, pero ako nararamdaman ko. Kasi nakikita na natin sa paligid natin, minsan, kahit sa mga relatives natin, sa mga kapatid natin, sa tunay na kapatid, minsan nakikita natin, parang nag-iiba na. So, pero dapat, anuin po natin yan. Labanan natin sa pamamagitan ng pagsama-sama, no? Pag-aaral ng with our brethren or sa ating mga community. Sabi dito, maniwala daw po tayo, manampalataya. Yun. Dagdagan natin ating panampalataya sa pag meron tayong high priest na nandun sa langit na siyang tingnan natin siya na siya na yung kinuha niya na eh. So dapat nanalo na siya. At ngayon, nandun siya sa right hand ni God at pinagtatanggol tayo. So let's have our faith na yun ay nandun siya para
na tayo ay tulungan na maligtas, no? Sabing ganun, kung ano man daw yung ating mga, sabi dito sa Hebrew 12:1-4, kung ano yung mga dalahin natin, yung mga mabibigat nating kasalanan, iwanan natin. Dahil ito yung nakakapagpabagal sa atin para makapagtakbo tayo, makapag-race tayo. Tulad ni Paul, di ba? Race a good fight. Ano, para puntahan natin yung ating target na prize, yung ating prize ng eternal life. So, hindi lang, sabi dito eh, hindi lang po lumakad dito, makbo. Takbo ang sabi dito. Kung meron tayong mga kasalanan na dala-dala, hindi tayo makakatakbo. Kaya siguro binigyan dito ng diin yung pagtakbo. At tayo, yung persevere, magtiis or mag-determine na tumakbo. Na sabi nga eh, kahit daw po tayo ay ano, kasi minsan nadata pa tayo, bumabangon pa rin tayo. At unti-unti, aangat natin yung ating pananampalataya, no? Para yung ating race of faith, yung race para dun sa eternal life ay mapuntahan natin. Tingnan natin to si Jesus, na siya yung author and perfection of our perfecter of our faith. Kung siya ay nagtiis, bakit hindi natin kaya? Kung siya nga napako pa sa krus, nagbigay ng dugo. So, tingnan natin yun na siyang nagbayad na kasalanan natin. Tingnan natin yun na yun yung maging parang motivation natin, yun yung ating inspiration para tayo magpatuloy sa ating pananampalataya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, basahin ko lang po dito yung magandang, kasi nga press together, no? Sabi dito, bago po ako mag-end, kasi sabi dito, mag-study tayo araw-araw, no? Sabi dito sa Hebrew 10, 25, sabi dito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi, ano sabi po? Kundi makipagmangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong mamamalas na malapit na ang araw. Ano ba yung malapit ang araw? Ano ba yung mamamalas natin? Yung second coming, malapit na, nakita na natin yung mga tanda, nakita natin yung mga signs. Minsan, ay blessed talaga tayo, no? Kasi ako, personally, kasi hindi ko, yung sinasabi ni brother nila na kanina, yung mas naman pakiramdam, nararamdaman ko sa faith. Si sister, ano ka na Claire, sabi niya, yung struggle, lahat po yan naramdaman natin. At naramdaman ko. Pero ano po nakakatulong sa akin? Yung mga ganito na pagpupulong. Yung mga every Sunday, yung pinsan ko sa Amerika, meron siyang Saturday night doon, Sunday morning dito. Meron kaming Zoom meeting. Yun nakakatulong. Kasi hindi natin naghihina tayo eh. Nagkakaroon tayo ng yun malaise, nagkakaroon tayo ng karamdaman, masama pakiramdam. Marami tayong struggle at may mga kasalanan tayo na laging nagda-down sa atin. Pero sabi nga dito, yung mga ganon, importante. So yun yung dinidiin dito sa Wednesday. Lagi tayong press together. Yun lang pong sa ano eh, yun lang sa Facebook eh. May text lang sa'yo. Hindi po ba nakikita nyo? Parang uy, nababalik. Uy, o nga pala. So, napakaganda na yun po yung takeaway natin dito sa lesson na to. Let's press together. Huwag nating kaliligtaan. Kasi doon po tayo naghihina kapag hindi po tayo nakikipag-join sa ating mga kapatid na sa pananampalataya. Thank you very much po. Happy Sabbath. Thank you po. At
Sister Polly. At amen po. Ayan. So sabi nga po, magpalakasan tayo sa bawat isa. Ayan. So tayo po ay let's press together at let's endure together yung mga struggles na atin pong mararanasan kasama po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Ayan. So amen po. At sa huli pong araw ng ating pong lesson, sa araw ng Thursday, ay pangunahan po tayo ni Sister Lan. Sister Lan. Magandang umaga po muli sa ating lahat and happy Sabbath. So napakaganda po na picture out niyo na po ba yung Book of Hebrews. Napakaraming napakagandang mga verses po dito. Wala pa po tayo sa page chapter. Dadating po tayo dyan sa mga susunod. Pero ito pa lang po yung overview. Nakikita na natin napakaganda ng ating pong ahead na pag-aaralan sa buong quarter. At nawa po ay patuloy tayong mag-aral na magkakasama. Sabi nga ni Ate Polly, napakaganda na magkakasama tayo lagi sa pagsamba. So dito po sa ating Thursday lesson, these last days, basahin ko po ang nasa Hebrew 1:2. Ang sabi po dito, but in these last days, He has spoken to us by His Son. So isa daw po itong urgency doon sa message ng Hebrews na dahil tayo na sa huling panahon, sa mga huling araw, ito po yung gustong ipaunawa ni Pablo sa mga readers o sa mga kausap niya noong panahon yon at sa atin din sa kapanahunan natin ngayon. At dito po ay pinapakita rin ni Pablo na lagi niya kino-compare yung mga audience niya doon sa desert generation at the border of Canaan. So kilala na po natin yung desert generation. Ito po yung sa pangungunan ni Moses kung saan nandun na sila sa border ng Canaan. Ang lapit na nila. Pero yun yung panahon na sila ay nag-fail. Sila ay nagkasala. Kaya nag-wander pa sila ng 40 years bago sila totally nakapasok sa Canaan. So ang sabi po sa atin dito, napakalapit na ng panahon. Abot tanaw na natin ang kaligtasan. So gustong ipaunawa sa atin the Book of Hebrews na in these last days, tingnan po natin yung mga nangyari sa desert generation na ito, sa mga Israelites, at kung paano tayo sa ating kapanahunan ay makakaiwas tayo sa mga nagawa nila noong mga unang kapanahunang iyon. So dito po ay sinabi sa pangaral ni Pablo, o sinasabi dito na exhortation, sa pangaral niya, may tatlong puntos po dito na sinasabi. Ang una po, ang sabi dito ay, he exhort them to hold fast to their confession of faith and fix their eyes to Jesus. So gusto ko pong basahin itong mga certain verses from Hebrews. Na nakita ko po napakaganda po ng mga verses sa Hebrews. Tunay na, sabi nga ni Ate Polly, napakaraming messages na pwede kang makuha dito kung kukuha ka ng, gagawa ka ng mga sermons. Napakaganda ng mga sabi dito. Ang sabi po sa chapter 4, verse 14, hold fast or firmly to the faith we profess. So, yun po yung unang message ni, unang emphasize doon sa pangaral ni Pablo na kailangan nating panghawakan mabuti yung pananampalataya na ating, na meron tayo. Kumbaga, napakatagal na panahon na mananampalataya, ngayon pa ba tayo bibitaw? So, panghawakan na natin, lalo't nakikita natin na talagang tayo po ay nasa last days na. So verse chapter 10 verse 23, ang sabi po dito, for he who promised is faithful. Ang ating pong Panginoon, napaka-faithful po niya sa mga promises niya sa atin. At sa chapter 12 verse 1 verses 1 to 4, ang sabi po dito, let us run with perseverance the race and fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So ang sinasabi po dito na tunay po the struggles, darating yan. Yung feeling na parang pagod na pagod ka, darating yan. Pero ang sabi po dito, let us fix our eyes on Jesus. Sa Kanya lang tayo makakakuha ng lakas. Kagaya nung nangyari kay Elijah, ang Panginoon lang ang nagbigay sa Kanya ng lakas. At magtiwala tayo na yung promises niya, because our God is faithful to His promises, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. So yun po yung unang puntos. Kailangan nating manghawak, patuloy na manghawak sa pananampalataya na meron tayo.
huwag tayong bibitaw. Yung pangalawang puntos, ito rin po ay isa sa message sa panahon ni Moses. It's about immorality and covetousness. So dito po sa Book of Hebrews ay ini-emphasize din yung tungkol sa morality and covetousness. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So, meron po din siyang puntos na tinutukoy tungkol dito. At yung pangalawa doon ay keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Sinasabi nga po ng ilan na itong dalawang bagay na ito, dito madalas nahuhulog ang sa kasalanan ang tao. It's either yung immorality or yung may kinalaman sa pera. So, ini-emphasize po ni Paul sa, dito sa Hebrew sa pangalawang puntos na huwag daw po tayong ma-involve sa ganung mga kasalanan. Kasi ito rin po yung kasalanan na na-involve ang mga Israelites sa noong kapanahunan nila. Dito rin sila nadala o dito rin sila bumigay. So huwag daw po tayong ma-involve sa ganitong mga kasalanan. At sa huling puntos po na sinasabi dito sa pangaral ni Paul, ay ang sabi po dito ay, let us observe and obey our leaders. So sinasabi po sa chapter 13 verses 7 and 17, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So pinapatungkulan po dito sa message ni Pablo sa Hebrews na kailangan magkaroon tayo ng respeto sa mga leaders. Hindi naman po ito sa lahat ng leaders. Ang sabi po dito, leaders who spoke the word of God to you. Silang mga nagtuturo ng katotohanan sa atin, kailangan alalahanin din natin sila, respetuhin din natin sila. At ang sabi pa nga dito ay tingnan natin yung pamumuhay nila at i-imitate natin yung kanilang pananampalataya. So, nagpapatungkol po dito si Pablo dun sa mga leaders talaga na nagtuturo ng tama. So, maliwanag naman po sa atin yon. At gusto ko, sa akin po kasi kanina niisip ko, napakalaking challenge din to sa atin as leaders. Kasi sinasabi ni Pablo na tingnan natin sila, pati yung pamumuhay nila, kung yung faith nila, kung maganda yung faith nila, i-imitate ninyo yung faith nila, ang sabi sa mga readers. So, napakalaking challenge din po sa atin as a leaders na tinitingnan talaga tayo ng buong iglesia, tinitingnan tayo ng mga kabataan. So, kailangan din nating kailangan talaga natin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu upang maipakita natin in our lives kung ano ba yung dapat sa isang Kristiyano. Dahil sinasabi ni Pablo dito sa Hebrews na ang mga kapatid ay nakatingin sa mga leaders at handa silang i-imitate yung nakikita nila na pananampalataya ng mga leaders. So hindi lamang ito para sa mga readers ng mga Hebrews, kundi para sa atin din sa kapanahunan natin at lalong-lalo na para sa mga leaders na katulad natin na patuloy tayong manghawak sa ating Panginoon dahil napakarami nang nakatingin sa atin. Hindi lamang sa ating kapaligiran, lalong-lalo na doon sa loob ng iglesia. So in these last days, ang sabi po dito sa Book of Hebrews, kailangan nating manghawak ng sa ating pananampalataya. Iniisip ko nga ng mga nakaraan sa panahon ng pandemic na nakita natin yung mga signs. Yung mga dating pinag-aaralan pa lang natin dati ng mga signs sa pagdating ng ating Panginoon, ito na nangyayari na. So ngayon pa ba tayo panghihinaan ng loob? Ngayon pa ba tayo bibitaw? Nakikita na natin kung kailan dapat mas nang hahawak tayo sa pananampalataya, yun na po yung ngayong kapanahunang ito. So dapat mas ang mga kapatid, ang mga mananampalataya ngayon ay nanghahawak sa ating pananampalataya na tinanggap sa ating Panginoong Jesus. So yun lang po para sa Thursday lesson. Amen. Thank you po, Ate Lani, sa clear overview ng atin pong lesson sa Thursday. And so, yun po ang atin pong lesson for this morning about sa Book of Hebrews, the letter of Hebrews and to us. To the Hebrews and to us. Ayan. So,
Yun nga, sabi nga ni Ate Lani kanina na let's focus on the Lord sa atin pong paglakad. Yan. Kagaya po, meron po tayong struggles and mga pagdadaan ng mga challenges. Right now, meron tayong mga pinagdadaanan din. Meron tayong mga kinakaharap sa kanya-kanya mga struggles. But we are blessed that we have this kind of community or a church na tayo ay sama-samang nagpapalakasan sa bawat isa, tayo ay sama-samang nag-grow sa atin pong Panginoon. At mapalad tayo dahil binigyan ng Panginoon ang kanya pong Banal Espiritu upang gumabay sa atin at tumulong sa atin sa ating pagharap sa mga struggles at mga challenges sa atin pong buhay. Ayan. So sa mga kapatid po namin na nanonood po ngayon sa live, ngayon po ay binibigay ko na po ang pagkakataon para ibigay ang sagutin ang inyo pong mga katanungan or meron po kayong mga karagdagan sa patungkol po sa atin pong lesson ngayong umaga. Ganyan din po sa lahat po ng mga kasama namin sa Zoom. Baka meron pong gustong magbahagi or gusto pong magtanong. Kung meron po, ngayon po ang panahon. Yan. Meron po ba sa live? Ayan. So, as of now, wala pa naman pong question sa live. Ibig sabihin po ay malinaw po sa atin, sa bawat isa ang atin pong lesson at mas magiging malinaw po yan sa mga darating pa po nating pag-aaral ng lesson sa atin pong quarter. Ayan. So, napakaganda po no, ng Book of Hebrews. Ayan. Sabi ko nga po kanina, kung kukuha na ako ng sermon, dito na lang ako hanap. Dahil napakaganda nga po ng mga lesson dito sa Book of Hebrews. Dahil ito ay complete sermon na. Ayan. So, ayan. Meron na rin daw, meron din dito mga applications. At relatable siya dahil para ito sa ating lahat. Ayan. So, included tayo sa audience ng Book of Hebrews. Ayan. Meron pa po bang tanong? Ayan. Kung wala na po, ay salamat po sa pakikinig at pagsama sa atin pong pag-aaral ng ating leksyon ngayong araw ng Sabbath at naway ang mga natutunan po natin ay atin pong maitanim sa atin pong mga puso't isipan at atin pong magamit din sa mga panahon ng atin pong paglakad sa patungo kay Kristo. Muli po, happy Sabbath po and happy New Year po sa bawat isa.